Sa mga basher ko, yayabangan ko kayo, utak ko pang abogado. Para lang sa bashers yan. Sa mga hindi po basher, ako naman po ay nagpapakumbaba, hindi po ako abogado. At malayo po ang aking kakayahan sa isang tunay na abogado. Doon sa isang live streaming nitong si Maharlika, na nag-play siya di umano ng private conversations ni First Lady. Sinasabi niya, boses daw ni First Lady yon. At paano nakakuha ng copy itong si Maharlika sa usapan na yon ng First Lady. Dalawa lang naman ang pagkakataon na maaaring mangyari. Ang mga cellular phones po natin ngayon ay capable for auto-recording. Pag tumawag kayo sa akin, nakaset ang telepono ko, auto-record, mare-record ang conversations natin. Pero in fact, bawal po yun. Kasi dapat bago ka mag-record ng conversation, dapat kumuha ka ng permiso sa kausap mo. Otherwise, nilalabag mo ang wiretapping law. Okay, yan po ay matagal ng batas, 1965 pa yan, na isa batas, June something. Hindi pa pangulo ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, meron ng wiretapping. Kasi December 30, 1965, naging pangulo si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ngayon, babalik tayo doon. Tingin ko, yung kausap ni First Lady ang nakapag-record. Imposible naman na si First Lady mismo ang magre-record tapos ililik sa publiko. Sino ang kausap na yon ni First Lady? Baka yung telepono niya nakakapable sa auto-recording tapos either out of his or her negligence nakalik, nag-leak na yon yung audio recording. O kaya naman, she or he intended to give that mismo kay Maharlika. Para si Maharlika merong ipakita sa kanyang kakatismisan dito sa publiko. Pinlay niya eh. At yung pagpe-play na yun ni Maharlika is tantamount to violations ng nabanggit po na batas, Republic Act 4200. Tingnan natin kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na panahon sa bagay na yun. Alam nyo, kung pagbabasihan natin yung accent at yung audio, boses po ni First Lady. Pero alam nyo, sa 4200 kasi dapat aminin muna ni First Lady na siya yon. At siya din ang magdedemanda doon sa taong lumabag sa kanyang karapatan. E tingin ko naman, baka hindi napansin ninyo ni First Lady. Kasi nadinig ko, ito po yun. Oh. I-play natin para hindi po tayo chismis dito. Puntahan natin ang top 1. Sa top 1 ko, senior yun eh. Ito po ay pinost ni Takeru. Tapos senior ko lamang dito po sa page natin. Dali po. Medyo malalim na eh. Subukan natin kung kaya ko pang abutin. Medyo matagal ko nang na-share yun eh. Ito. Ito po yun, mga tol. O, pakinggan nyo po ah. Clarita Carlos sa kanya nagpapa-appoint, pero bidlock siya. Bidlock ni First Lady si Clarita Carlos. O, diretsahan na tayo. Bakit tayo matatakot kung katotohanan ang sinasabi natin dito palangga? Ito pa, dagdagan pa natin para matuwa kayo. Boses mismo ng First Lady. Ayan, pakinggan po ninyo. Mga. Hindi ko rin paparag ng buo kasi pag binarinig ko yung buo, magpipiesta kayo. Di ba? Ang tanong, kinakailangan bang ipakinig ng buo para maging liable siya sa 4200? Hindi. Kasi kung babasahin po ninyo ang batas, Republic Act 4200, hindi ako abogado, mga tol. Ha? Sa mga basher ko, yayabangan ko kayo, utak ko pang abogado. Para lang sa bashers yan. Sa mga hindi po basher, ako naman po ay nagpapakumbaba, hindi po ako abogado. At malayo po ang aking kakayahan sa isang tunay na abogado. Okay, basahin po natin ito. Ito pong batas na ito ay naipasa noong 1965 pa, June 19, 1965. Sabi po dito, an act to prohibit and penalize wiretapping and other related violations of the privacy of communication and for other purposes. Sabi sa section 1, it shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable. Hindi natin sinasabing si Maharlika ang nag-tap, kaya maaaring hindi siya pumasok dito sa section 1. Pero ang sinasabi sa section 2, any person who will willfully or knowingly does or shall aid, permit,
or cause to be done any of the acts declared to be unlawful in the preceding section or violates the provisions of the following section or of any order issued thereunder or aids, permits, or causes such violation. At babalikan nyo ngayon itong paragraph 2 sa section 1. It shall also be unlawful for any person, be he a participant or not, in the act or acts penalized in the next preceding sentence. Malinaw na si Maharlika, hindi participant dito, pero malinaw din sinasaad ng batas. Be he participant or not in the act or acts penalized in the next preceding sentence. Possess, knowingly possess any tape, record, wire record, this record, or any other such record or copies thereof of any communication or spoken word. At malinaw dito na meron siya sa kanyang possession spoken communications or private communications ng ating First Lady at ng kausap nito. Huwag muna, dahan-dahan lang kayo naman, 'di ba? Kumbaga sa cake, icing lang muna ang tikman ninyo. Okay, ito na mga hitag. Action. Oh, action na ba? Okay, okay. Wait. Okay. She's not going to be appointed. That's the end of the question. Bye-bye, thank you. Yung diction, the choice of words, and of course, yung tone nung nagsasalita, hindi maikakaila na iyan ay maaaring boses ni First Lady. Pero syempre, may mga technology po tayo ngayon na pwedeng gayahin ang boses ng isang tao. Either way, may problema dito si Maharlika. Kasi kung totoong si First Lady yan, malinaw na anti-wiretapping yan. Kung hindi totoong si First Lady yan at gumawa lamang sila using technology ng kahawig na boses dito pong si First Lady, malinaw po na paninirang puri ito para sa ating unang ina. Maharlika, mag-aral ka muna kung ano yung mga umiiral na batas dito sa Pilipinas bago ka magkikilos ng mga bagay-bagay at magsasalita sa harapan ng publiko. Nasa Estados Unidos ka, hindi ko alam kung ano ang umiiral na batas dyan sapagkat nationalistic in character ang ating mga batas. Ang mga batas sa Amerika ay maaaring iba sa mga batas dito. Pero dito, kapag ka-criminal law ang pag-uusapan, alam na alam ko na ikaw ay lumabag sa karapatan ng First Lady, sa karapatan ng kanyang kapatid na si Mr. Martin Araneta at sa iba pang mga tao na sinisiraan mo using your platform, YouTube, and Facebook.